Magandang araw po. Muli si Kak Jerry. Sana po ay ngayon ay nasa mabuti kayo ng kalagayan kasama-kasama inyong mga sa buhay. Ngayon po ay samahan niyo na lang po ako ulit sa ating pagluluto. Ang niluluto po natin ay sa sinigang na isda. Ang isdang ito, ito po ang ating lulutuin na isda. Na hindi wahiwa ko na po. Nakalimutan ko ang pangalan itong isda nito. Pero masarap po na isda ito. Salmon. Salmon. Magsisigang po tayo ang ating pangsigang, siyempre itong pangsawag natin, ito po siya. Ipinagsama-sama ko na po yung gabi, kamatis, sibuyas at luya. Tapos po pagka kumulo na siya, pwede natin na itatalbo itong ating masustansyang gulay. Ito. Ang alam ko po nito, itong gulay na ito, Pechay Bagyo eh. Pero ang tawag nila sa Bagyo, itong gulay na ito, umbok. Umbok po ito. Pero sa ababa, ang tawag nila sa atin, Pechay Bagyo. Yan. Ito po, malinis na rin itong ating isda. Kinaliskisan na, o wala nang iniwa-iwa na. At saka yung, siyempre, ito ang ating north tube. North tube po ito. At saka asin lang. Yan po. Ngayon ay umpisa na natin. Siyempre, ilalagay na natin itong ating kaserola dito sa kalan. Yan. Diyan na. Tapos lalagay na natin na siya ng tubig. Napakadali po itong lawak-lawak ito. Lawak-lawak lang yan. Hanggang sa palambutin na natin itong ating kamatis at saka yung gabi. Ngayon po, ang pangsigang natin isa, meron po kami dito na pangsigang. Ito po. Ito lang po yung pangsigang namin dito. Dahil wala po kami sampalok dito eh. Ano siya? Sinigang sampalok mix. Ito po, sampalok mix north siya. Ito po ang aming pangsigang dito. Pangsigang, panigang namin dito. Ito ang pang-asim. Nung nakaraan po, ang pinang-asim natin sa ating sinigang sa na isda rin, ano naman siya? Bayabas. Bayabas naman lang po yung nandito. So magkasama rin po ito. Bayabas at saka pangsigang. Pangsigang yung sampalok. Yan. Napakadali lang po naman to kung i-step-step lang natin ng ang ating paggawa. Lalagyan lang po natin ng tubig yung mga ingredients niya. Madali lang po siyang gawin. So ang kuwan po, mamaya-maya pagka kumulo na ito, doon natin ilalagay itong ating sinigang mix. Para sa ganun, hindi siya yung tubig. Kasi po ito, tsaka yung asin,
nagbabawas po siya ng heat nung yung pagpakulo ng ano ng tubig. Nagbabawas po siya. Kaya yung asin at saka ito eh pagka kumukulo na doon na lang natin ilalagay dahil para sa ganon yung init hindi niya nabablock yung init nung ating kaserola. Tatakpan ko lang po hanggang sa lumambot na yung ating yung ating gulay doon. Yung sinahog natin. Itong ating kanin, eh, inuna ko na pong linuto. Magluto na tayo. Luto na rin yung ating kanin dahil inuna ko na ito. Ayan po, luto na. Tsaka po dun sa ano, sa ako eh pagka nagluluto ako ng kanin, no, pagka linagay ko dun sa ating kalan, naalisan ko na ng takip. Pagka kumulo na siya, doon ko siya itatakpan. Tapos mahinang mahina yung apoy. Mahinang mahina yung apoy. Pagka kumulo na siya, mahinang mahina na yung apoy. Hanggang sa napakaganda po kung magluto, maluto. Kasi ano siya eh. Nawala na po yung ano, nawala na po yung tubig dahil oh, napakaganda po niya oh. Hindi siya malata. Siya ang ano, dahil mahina nga yung apoy, siya ang pagkakulunan niya, siya nang bahala doon kung anong mangyayari sa kanya doon. Ganun po ang aking style naman sa sa saing. Ngayon po eh kumukulo na itong ating ano. Itong ating tubig. Ayan. Ayan po. Lalagay natin itong Nord tube. Yan, para mapunaw siya. Kasama nung ating kamatis at saka itong ating ano, gabi. Yan. Oo, napakasarap po nito. Ito po ang Pagka nag-gumagawa kami sa bukid, siyempre sa bukid mapahagod din. Hindi nawawala itong ating sinigang. Hindi mawawala ito dahil napakadali niyang gawin. Masustansya pa. Eh, sa bukid, ang daming kangkong. Yun ang ilalagay nila eh, yung kangkong, tapos medyo malapot yung sabaw dun sa gabi, no? Napakasarap po nun. Naaalala ko yung mga ganito sa atin. Pagka nagbubukid kami, nasa bukid ka, ihigop ka ng masarap na sabaw, yung sinabawan, kung ano man sinabawan dyan. Tapos eh, Merong pinirito, merong sabaw, yan, yung sabaw na sinigang. Napakasarap po yan. Sa bukid po eh, alam niyo naman po sa bukid eh, lalo yung nabubukid natin. Medyo mapagod, pero pagka kumain naman ng magaganyan na merong sabaw, napakasarap.
Ngayon po, ilalagay na rin po natin itong ating mix na pang asim. Dahil kulong-kulo na po eh. Pinagdagan mo po ng konting ano na tubig para hindi siya matuyuan, para pag ano maraming sabaw, maraming nakakahigop. Tapos po eh, yung itong ating sinigang mix na ito eh kumpleto ricado na rin, maalat na rin. So ang bago natin lagyan siya ng ano, lagyan ng asin, dapat titikman muna kung kumpleto na sa asin. Kasi baka mamaya mapaalat natin. Pagka napaalat natin, eh hindi na po maganda ang pag ano, masyado maalat, magkakaroon tayo ng sakit. Kaya sinisigurado po natin ng ating linuluto eh nasa tama lang, nasa tamang timpla, hindi yung maraming timpla, hindi yung maalat, hindi yung kasi ganyan naman po eh lalo na dito sa bukid eh hindi po, po pwede yung mga ganun maalat. May eh, meron naman po tayong pang pagkapatabang, lalagyan po natin ng asin no? Kung yung iba po kasi nagsasawsawan sila ng patis. So pagka ano, nagsasawsaw sila ng patis, po pwede. Kahit hindi na mahalat. Ayun na po yung ano natin. Oh. Oh, medyo malambot-lambot na rin yung gabi. Kaya itong ating kamatis, malambot na rin, kailangan tunawin siya. Yan. Okay. Mamaya-maya po, babalikan natin yan.